dito sa ating YouTube channel, Single Parent Lifestyle. At ngayon lang ulit tayo nakapag-share ng video. At gusto ko lang din mag-share sa inyo sa ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo ang mga narinig natin pala ang magtataas no ng presyo nitong sunod na araw. O di ko alam, wala pa namang sinabi kung anong araw, next week ba, or basta pataas na siya, nag-aambang pagtaas ng mga kape. So, si Kopiko lalo na, Kopiko products daw, magtataas sila. Kaya, may nagsabi sa akin, isang wholesaler, okay, may dire-diretso na itong pag-share ko, no? May nagsasabi sa akin wholesaler na nag-ano na sila ngayon. Namimili na sila ng mga box-box. At yan sila, pag namili yan sila, mga 10 box, ganyan. Kung mga tinatago na nila para pagdating ng pagtaas doon nila ilalabas. Ganyan ang style, di ba? Hoarding, tawag doon. So, sa mga katulad natin na hindi pa, halimbawa, kaya yung bumili ng mga 10 box, 20 na boxes ng mga kape, syempre, kahit pa paano, pakunti-kunti. Kaya, nagpa-plan din ako na mamili itong mga kasunod araw. Sana maabutan ko yung ano, kasi hindi pa ako schedule na mamili. Ang schedule kong mamili ay sa sunod araw pa, sa 16 or 17 pa ako naka-schedule na mamili. Kaya sana maabutan ko pa, kasi ngayon ay ano na, 10. Kaya kailangan nakaabot sana tayo, makapag-stocks tayo, ano, makapunta ako yung sa pinagkukunan natin ng mga supplies na medyo mababa. Tapos ngayon, pag nakakuha tayo, ibenta na natin yon sa mga kasunod na araw doon sa bagong presyo. So doon tayo kikita. Yun yung tinatawag na nila na ano. Pero although sa ano binagbabawal talaga yung ganun, ano, yung hoarding, ginagawa, pero hindi may iwasan, ginagawa pa rin ng mga ibang karamihan sa mga negosyante, yung mga ganito, katulad ng mga groceries, mga wholesaler, ginagawa nila yan. Kasi tulad yung nangyari dati kay Marlboro, diba? Nung magtaas si Marlboro, nag-abiso na magtataas. Ang ginawa nila, yung walang mga protection order, kahit na may protection order sila, ang ginagawa lang, nag-stocks sila ng stocks para dumami ang stocks. Pagdating ng bagong presyo, doon nila ibibenta, ilalabas. Ganon ang mga style ng mga negosyante, no? So, gusto man natin gawin, kung wala nga tayong puhunan, syempre, medyo mahirap. Kaya ako gusto ko lang i-share sa inyo na kung may konti kayong naipon, kasi sure naman ang kape ay kikita ka, sure naman na malakas ang kape ko. Naalala ko lang, may isang vlog, si 4S vlog, kung kilala niyo po, sa Caloocan. Ang ginawa niya daw, yung alam niya magtataas ang mga cigarettes noon, lahat ng pera niya binili niya ng naalala ko yung vlog niya, sa kapatid natin na si 4S vlog, na isang sari-sari store din owner. Ang ginawa niya, binili niya lahat. Alam mo, bawi yun. Mas malaki ang tutubuin mo doon kapag ka nabili mo siya ngayon sa mababang presyo. At darating nga ang araw or ilang days mula ngayon, tataas na siya, iba na ang presyo. Bibibenta mo na siya, syempre, doon sa presyo na bago. Kaya doon ka kikita ng medyo malaki, di ba? So, yun yung mga style ng ginagawa nila. Kaya pwede natin gayahin, pwede natin gawin din. Okay. So, isa pala guys, just now experience ko nga pala dito mismo sa aking sari-sari store. Dahil laging ano nga ako, distributor ng isang products dito sa Cavite, ang nangyayari po ay may nang scam sa amin. So tumawag siya. So doon pa lang sa mga pag-unang tawag pa lang niya, may napansin akong mali. Pero sinakyan ko pa rin siya, and then nakausap ko, na-verify ko siya. So ipo-post ko dito sa ano, ingat-ingatan niyo ang mga kusino, yung mga ano. Alam mo kung tinitira niya, tayong mga maliliit eh, tayong mga maliliit na negosyanteng ano, yun ang mga kinakaya-kaya ng mga scammer na yan. Lalo na sa dating Smart Padala, marami yan. Sa Paymaya, marami yan. Pero never akong nangyari sa Paymaya na ganyan, kasi talagang pag alam kong ang number na tatawag doon sa Paymaya ko, hindi ko pwedeng i-entertain yan hanggat hindi ko alam kung kanino nang galing, ganyan. So talagang walang scammer sa akin sa ganyan. Ngayon, nakalusot si scammer, tumawag sa aking personal na cellphone. Tumawag siya, kilala niya yung pangalan ko, alam niya yung mga cellphone number ko, at alam niya na may account ako sa ganitong company. Kuliktahin na daw yung payments ko. Sabi ko, hindi, ang alam ko, ang payments ko dito sa company na to is through bank. Sa bank account ng company ko dinideposit. Pero ang ginawa nila, igaw-gaw, ano daw, pipick upin yung cheque. So ang gusto ko ngayong mangyari, sakyan ko siya para mahuli. Kaso hindi naman sumasagot na, kasi sabi ko sa kanya, sige, verify ko muna sa office. Ayun, nung na-verify ko sa office na wala nga ganong Erlinda Halina sa company, ay, scammer nga siya. Sabi mo ng office, scammer yon.
So ngayon, pinost ko nga siya sa FB para naman ma-alarm, ma-aware ang mga tao no, na may mga manluloko talaga. Huwag tayong basta-basta magpapaluko. So yun yung point ko dito mga kasari, na kung sino man ang pupunta sa tindahan mo, laging yung sasabihan, lahat ng kasama mo sa bahay, lahat ng ano, na ganito, halimbawa, may nangyayari pa yan. Yung halimbawa yung pupunta sa ganito, payment ni ganito, kailangan ko pong kolektahin. Eh syempre alam ng kasama mo sa bahay o ng tindahan na nagbabayad ka talaga sa ganito, kaso ibang tao siya. Pinakuha po ni ganito ni Globe, pinakuha po ni Smart, ayan, kung ano-ano pang ginagawa. So alam ng nasa tindahan ng iwan na talaga nagbabayad ka doon. Hindi na siya nagtatanong sa iyo binabayaran. Magkano po ba 10,000, nag-release ng 10,000 mula sa drawer mo. So wala ka na magagawa doon, di ba? Kaya ingat-ingat talaga, 'wag basta-basta magbibigay ng mga detalye sa mga tao, lalo na sa mga post natin ano. At saka yung cellphone number natin, lalo na pag personal pala, dapat hindi natin ini-expose masyado. Kasi doon sila nagsisimula, alam mo, ang gagaling sila. Kasi ang galing nung kausap ko ngayon, pero mas magaling ako sa kanya kasi nahuhuli ko talaga siya. Kaya wala siyang ano sa akin. Ngayon gusto ko naman siyang anuhan para at least mahuli siya kung sino talaga. Kasi sabi niya, pipick upin niya yung check. Eh, bala kong mag-issue ng check tapos makita kami sa ganong lugar, pero itimre ko na sa mga pulis dapat. Pero kaso ayaw na niyang sumagot sa mga tawag ko, tinawagan ko siya. So ayaw na niyang sagutin. So doon ko na-confirm din, lalo after na-confirm ng office or ng company na walang ganong pangalan sa company. Then ngayon tinawagan ko siya, ayaw niyang sagutin, pinapatayan ako. So confirm, scammer si ate. So ingat-ingat sa ating mga kasari. Ipapost ko yung number dyan, alam ko cellphone number, madali lang kasi, dapat kasi lahat tayo ay naka-record, or dapat para at least pag naka-record, sino yung number na ng scam, mahuli ka agad ng mga pulis kung sino yon, kung sino nagmamayari ng number na yon. Dapat ganun, katulad sa ibang bansa, diba ganun. Kaya, yun lang ang maisishare ko sa inyo sa ngayon sa aking mga kasari, na ingat-ingat, dahil sa hirap din ng buhay, di mo rin masisisi na ang daming gumagawa ng mga kalukuhang ganyan, ano, para lang siguro maipakain sa pamilya nila. Tulad niyan, parang isang nanay din siya na hindi natin alam. Kaso yun yung way niya para siguro mabuhay yung family niya. So iba naman yung way ko, iba din ang way nating lahat, iba-iba. So ako yung nagsusumikap ako para lang talaga gawin yung tama. So di pala nakakapagod magtinda, wag lang tayong manluko. So yun lang ang importante, kasi hindi lang naman ang iisipin natin is yung kikita ka ngayon, magkapera ka ngayon. Ano ba ang mangyayari after mong magtinda, after mong kumita ng pera, lahat niyan. Anong pwedeng kahihinatnan ng buhay mo kung gagawa ka ng mali, di ba? So lagi natin iisipin pa rin, dapat may takot ka, dapat ibig sabihin, kung naniniwala ka sa Diyos, huwag kang gumawa ng bagay na ikakasira ng kaluluwa mo. Kasi habang nandito tayo, nagtitinda tayo, habang nandito tayo sa mundong to, hindi naman to habang buhay nandito, walang taong tumatagal sa mundo, lahat tayo na mamatay, lahat tayo magbabayad ng mga kasalanan. So syempre, di ba, gawin natin kung ano yung tama. So sa lahat ng mga kasari ko, magsikap tayo, magsipag tayo, magtiyaga tayo, kunting tiis, di ba, samahan ng dasal lahat po. Hindi naman natin hinahangat yung karangyaan talaga eh. Isin, magkakaroon lang tayo ng araw-araw nating pangangailangan, yung meron tayong makukunan. So yun lang yung importante, di ba? So ingat-ingat talaga. Yun lang ang ma-share ko sa iyo, at yun lang ang chika muna ni single parents sa inyo sa ngayon. And sana kita-kita ulit tayo sa mga kasunod ko pang video. At syempre, stocks-stocks na tayo, mamimili din tayo pag may time. Kasi laging pag pansin niyo din guys, wala nang laman. Ayan, yung tindahan ko, wala ng mga sardinas, naubos na, ang matiraya na lang. Kasi nga, hindi pa ako schedule na sana, hindi ko maabutan yung pagtaas ng kape bago ako makapamili. Ayan, so marami na akong wala guys, kung napapansin nyo. Diba? Ito yung mga dilata ko dito, konti na lang. Ayan, so bye, see you guys sa kasunod kong mga vlog. Thank you sa lahat ng mga sumusubaybay ng Single Parent Lifestyle. God bless, bye-bye!